Barangay Bayan, lumapit po sa Erwin Tulfo Action Center ang ina ni Jang Lucero, ang carpool driver na natagpo ang tad-tad ng mahigit 50 saksak sa loob ng kanyang sasakyan sa Calamba, Laguna. Bukod sa panawagang hustisya, nananawagan din ang kanyang ina na huwag hayaang makatakas ang kasintahan ng kanyang anak matapos lumutang na posibleng sangkot ito sa krimen. Kung bakit, ito po ang aming exclusive report. Nananahimik daw ang pulis ukol sa imbestigasyon sa kaso ng anak na si Jang Lucero, ang carpool driver na natagpuang may 52 saksak sa Calamba, Laguna, kaya naisipan na ni Nanay Angela na lumapit sa aming tanggapan. Kasi hanggang ngayon, wala pa akong linaw na sa kaso doon. Kahit sino, hindi magulang. Sakit. Oo, hustisya talaga ang ano ko. Na magkapag ano sa sinong pamatay sa kanya. Nanawagan naman ang nanay ni Jang na huwag hayaang makalabas sa bansa ang mga posibleng sangkot sa krimen, maging ang kasintahan ng anak na si Mea Amatorio. Lumutang kasi na posibleng may kinalaman ang kasintahan sa krimen. May nagsabi sa akin, nagsusumbong sa akin na ano, sinasaktan siya sa likod. Sa akin lang, hindi pwedeng mawala siya kasi siya ang unang-unang imbestigahan. Bakit nangyari na pinatay ang anak ko? Nanawagan po ako na baka mamaya makalabas ng ibang bansa. Nanawagan po ako na iano siya sa paliparan na baka mamaya hindi natin alam na nakalipad na. Lumalabas sa isang social media post na ilang araw bago matagpo ang patay ang biktima, umamin daw ito na gusto na niya makipaghiwalay sa girlfriend. Nagpakita pa ito ng mga pasa, patunay na sinasaktan siya ng kasintahan. Pero sa eksklusibong panayam sa telepono sa girlfriend ng biktima, mariin itong itinanggi ang lahat ng naglalabas ang paratang laban sa kanya. Siyempre po masakit sa akin kasi nandun yung nawalan ka na ng mahal sa buhay tapos ikaw pa yung na-action na may kasalanan. Hindi ko po kayang saktan ng gano'n yung girlfriend ko. Yun po mga sinasabi nun sa mga conversation nila na sinasaktan ko siya, ay hindi naman po totoo yun. Itinanggi rin niya ang mga kumakalat sa social media na nagtatago na siya at balak niyang lumabas ng bansa. Yung sinasabi po nila nagtatago ako, hindi po totoo yun. Hindi po ako nagtatago. At bakit po ako magtatago? Wala naman akong ginagawa. At kung magtatago ako, parang sinatago na rin na guilty ako. Nauna nang lumutang ang anggulong love triangle matapos madakip ng Calamba Police si Ann Sheila Belarmino, dating kasintahan ni Mea. Sinampahan ito ng kasong murder pero agad ding pinalaya ng korte dahil sa kakulangan ng ebidensya. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang Calamba Police dahil meron na raw binuong task force para mag-imbestiga at tumutok sa kaso. Ayon naman sa tagpagsalita ng binuong task force na pagkasunduan daw na hindi muna sila maglalabas ng detalye ukol sa kaso ni Jang. May mga lead po naman tayo sa ngayon lang talagang naging pasya po muna na ano, para hindi po maka-hamper dito doon sa ating sinasagawa investigasyon, ay hindi po muna kami magdi-disclose ng anumang impormasyon kasi baka po ito'y maka-apekto doon sa development ng kaso. Siniguro naman nila na tuloy-tuloy ang trabaho ng pulisya para agad mapanagot ang nasa likod ng krimen. Hindi po titigil ang Laguna Provincial Office na hindi po ito marshal pat mapanagot yung mga may kasalanan. Pero ang nanay ni Jang tuloy ang panawagan sa mga otoridad. Hindi ako titigil. Hahanapin ko yung hustisya ng anak ko.